kapansin-pansin kapag may pagbabago, nahihirapan tayo to transition from old to new. Why difficult? Tatlong letrang C ang hindrance. Compromise, convenience, and control. Nasanay kasi tayo sa status quo, kaya parang ayaw na natin na magbago. Nagko-compromise dahil mas umiira lang ego. Ayaw mawala yung control dahil sanay na. At lastly, dahil convenient na ito. At sure na walang madidiskaril. Kaya sa ating gospel, ang paalala sa atin, pour new wine into fresh wineskins and both are preserved. Merong three C's na hindrance to change, pero meron ding isang C na dapat meron tayo para magbago ang buhay natin for the better. Ito ay ang solid C, commitment. G ka ba? G na, Bishop. Ako si Jeneline Pasamonte, ang Family Council President ng Eskwela Katolika de San Sebastian. Para tinanong buhay ng tao ang pagbabago, mahirap man sa iba na tanggapin ito, ngunit kinakailangan na tanggapin na ang katotohanan ng buhay ay nasa walang hanggang pagbabago upang tayo ay umunlad. Kailangan handa natin itong harapin at tanggapin sa positibong aspeto. Sa ganitong paraan, ay mas makikita natin ang magandang dulot nito sa ating buhay. Huwag tayong matakot sa pagbabago, bagkus harapin natin ito ng buong tapang at may pananalig sa poong may kapal. Halimbawa na lamang kung ikaw ay nawala ng trabaho, tingnan ito bilang isang pagkakataon upang mabago ang iyong profesyon o oportunidad upang makahanap ng isang mas maganda at bagong trabaho. Let us all thank God for this beautiful life and the opportunity to make it more beautiful. Let us commit to be the better version of ourselves every day. Ayon nga kay Benjamin Disraeli, ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Ang pagbabago ay pare-pareho. Change is inevitable. Change is constant.